Okay, sabihin ko na. And then I will explain. Si Lynn Domingo nagsalita na. Hindi pala ni-renew ng Creamline. Subscribe for more great volleyball moments. Grabe nga ang mga pangyayari sa Creamline itong weekend. Hindi nga napigilan magsalita ni si Lynn Domingo. Nag-viral kasi ang video ng isa sa coaching staff ng Creamline. Isiniwalat kasi nito sa mga taong nakausap kung bakit umali si Sed sa team. Nabanggit nito na hindi nga daw matanggap ni Sed na si Kyle Negrito ang magseset sa kanya. Kaya naman tinanggap daw agad-agad ni Sed ang offer ng Thailand at hindi na ito nag-renew ng kontrata sa Creamline. Dahil nga nag-viral ito, nakarating agad ang video kay si Lynn Domingo. Agad-agad nitong sinabing fake news ang mga salitang binitawan ng coaching staff ng Creamline. Dagdag pa nito na nananahimik siya at huwag na daw antayin pa na magsalita ito. At hindi na nga napigilan ni Sed na magsalita dahil sa bashing na natatanggap. Isiniwalat nito ang buong dahilan kung bakit wala na siya sa Creamline. Narito nga ang buong pahayag ni Sed. December pa lang, sinabihan na ako. They called me and told me that they won't extend my contract anymore. So, this was bago ako umuwi ng Pilipinas for holidays. Again, guys. Ang totoong nangyari pala ay hindi umalis si Sed sa team. Ang Rebisco na mismo ang bumitaw dito. Kung matatandaan nga, ang team manager ng Creamline na si Sir Alan Acero ay nag-post sa Twitter ng mga pahayag na "Family also means knowing when to let go. Everyone who's in your life are meant to be in your journey, but not all of them are meant to stay until the end. Some people who are a part of your history will not always be a part of your destiny." Kung saan ay indirect itong sinagot ni Sed at sinabing, "You never give up on your family. You fight with them and for them." Sabi pa nga ni Sed ay mananatiling grateful ito for Creamline. Dahil sa halos 5 taon ito sa team ay naging malaking parte ang mga ito sa volleyball career niya. At best decision na nga daw na napili nitong puntahan ay Akari. Dahil kahit nasa Thailand pa ito ay nararamdaman niyang welcome na welcome siya. Dahil nga sa mga pangyayari, umani ng batikos ang multi-awarded na si Tots Carlos sa Twitter. Kahit daw magaling ito sa volleyball ay hindi nila kayang isupport ang isang katulad niya dahil isa itong cheater. Bukod kay Tots ay nababash din si Kyle Negrito na para na ding naging kapatid ni Sed nung mga panahong nasasaktan nito kay Tots. Narito nga ang ilan sa komento ng volley fans. "Imagine the emotional and mental torture that Sed have been through for the past years. Training under a good vibe system team with someone who broke and betrayed her. Kaya to those people who keep on hating her, I say tama na. You don't know her pain. Give her the peace." Saan kaya humuhugot ng kapal ng mukha si Tots Carlos? "Doing this kay Sed twice and not even sorry. Sana hindi mo nalang binalikan at tinuhog ulit ang BFF niya. And Negrito, you knew it happened to her before. Your audacity to do this to her." Sabi naman ni Taylor's version, "Naawa ako kay Sed. Grabe, naiinis ako na naiiyak. Kawalang gana na manood ng Creamline next conference. Kundi lang talaga dahil kay Alyssa." Dagdag pa nito, tapos si Sed pa ang hindi na renew. "Hindi naman siya yung nag-cause ng problema. Nakakainis din tong management." Sabi naman ni Lumot for Life, "Anong klaseng mental gymnastic meron si Tots at nag-cheat siya kay Sed with her best friends, Sydney and Kyle. Not once but twice." Dagdag pa nito, "Plus Kyle, you were there for Sed nung unang beses na ginawa to sa kanya ni Tots. The worst betrayal really is the one that comes from someone you trust the most. Can't imagine Sed's pain seeing the two of you. Now that she chose her piece, guguluhin pa rin siya? My God, sa coach na yon." At sabi naman ni Dina Solid Defender, "Ang tapang ni Sed, grabe. At grabe rin kawalang hiyaan ni Totsi at mas malala yung mga enabler na nakapaligid sa kanila."
Sabi naman ni Ice Cream Girl, will never forget na dinirenew ng management si Zed, pero yung mga andyan pa, well, disappointed but not surprised. Nadadamay nga din ang buong cream line dahil mas pinili ng mga ito na suportahan si Tots at Kyle kaysa kay Zed na naging biktima sa sitwasyon. Enabler daw at tinotolerate ng cream line ng cheating. Ang dami nang issues na pumapalibot sa cream line bago pa magsimula ang PVL sa February. Best of luck para kay Zed. Nawa ay mahanap mo ang peace of mind mo. Subscribe for more great volleyball moments. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling. Keep